rin natin si Mamu at si Arnel. At this time, kasama na ang mga anak nila. Pai, ano masasabi mo kay daddy mo na cool ba siyang dad? He's strict, very disciplined siya. Pero basta wala rin sekreto. Ayaw niya yun. So, ibig sabihin, lahat sinasabi mo sa kanya? Meron yan secret. So, syempre, I learned na talagang ayaw, as in ayaw. Kasi nararamdam ako eh. Matalas ang pakiramdam ko eh. Oo. Napapansin ko pati kung bakit parang ibalakad nito? Sa situation nyo namang dalawa, si daddy strict din. Palagay ko nga. Oo. Hindi siya yung cool naman siya. Mm-mm. Pero sa sarili niya lang, sa akin hindi siya. Ibig sabihin nahigpit siya sa'yo. Oo, ganun siya. Pero nasa lugar naman, yung usual po ng dad. Kayong dalawa, dumating ba sa point na misa sa paghihigpit nilang dalawa, nasagot niyo na? Ay, opo. Oo, nasagot ko na yan. And I learned talaga na huwag na lang ganun. Bakit mo nga kailangan sagutin si Papa? Bakit di na lang ako nakinig? Mamu, bakit napaka-protective mo kay Eliza? Dahil ba nandito ka sa industriyang ito at nakikita mo din yung mga... Oo, sinabi ko naman sa kanya yun eh. Parang nung nag-starstruck siya, sabi ko, careful ka lang dyan. Marami naman mabait na tao dyan. Pero marami rin medyo sablay dyan. So, bahala kang protektahan ng sarili. But I'm always here para samahan ka. Pero syempre, ito yung gusto kong malaman. Habang lumalaki kayo at na-realize nyo, syempre, hindi na malingid sa kaalaban ng mga nakapaligid sa inyo na yung tatay nyo is gay. Siyempre, minsan yung mga tao ngayon mapanghusga. Parang wag ko na lang sabihin na ganito. O kayo yung tipo na, I don't care. Tatay ko to, mahal ko to, gagawin ko lahat. At kung yung sabihin ng ibang tao, importante kung paano yung trato sa akin ng tatay ko. Si daddy kasi po, hindi naman siya masyado nakikita sa TV. Nasa likod siya lagi. So, paano hindi din kasama ka mga friends or kaya nasa school ka, hindi. Tapos si mamon makikita nila? Lumaki naman po ako na hindi nila tinatanong. Nung mas tumatanda na ako, syempre, parang doon na sila curious, parang, asan yung mommy mo? Yung ganon. Parang nagtatanong na. So, sabi ko, wala akong mommy. Yung ganon. Parang siya lang. Ikaw pa, syempre, Arnel is, Ignacio is nakikita sa telebisyon, komedyante. Paano mo, paano treatment yung ginagawa mo para... Kasi po, I never identified him as gay. Mm-hmm. I identified him na this is my dad na may talent. So, hindi siya... So, paano kung wala akong talent? May talent. Kasi may talent siya. Pag dad na walang talent. I didn't have to defend him. Parang wala akong... why would I have to defend my dad? Dad ko siya eh. No one could bully me about it eh. Yung tatay mo nagko-comedy, kita mo, kung mako-close up lang natin yung mata niya, teary-eyed ka. Oh. Masakit lang po ito. Pero alam mo, totoo yan. Yung napakadali mong maiyak pagka tungkol sa anak. Paano yan? Separated si daddy mo kay mommy mo. Hindi ba naging hadlang yun para yung attention mo ma-separate? O kaya parang mas gusto mo ba kay mommy mo na lang? Kasi yung tatay mo medyo puyat daw. Parang kinakampihan mo naman yun. Hindi! Siyempre, yung mommy rin siya. Oo, kasi siyempre ako din, nanggaling din ako dyan eh. Yung mama ko and papa ko is separated. So dumating ba ako sa point na, parang mas gusto ko kay mama, mas gusto ko kay papa. Ang ending doon ako sa lola ko. So ikaw ba, dumating ba sa point na mas pinili mo, kay mami na lang ako kasi yung tatay ko, Laging puyat. At first po, I wanted to be with my mom. Kasi yung talagang may connection kami ng mom ko. But then, I started thinking na, kawawa naman si papa. I am literally his only daughter. So, I decided na make my own sacrifice. Punta ako sa kanya. I'm his only daughter. And my mom has my two sisters that she needed to take care of at the time. So, I stay with him. This time, maging seryoso ka naman, Arnel Ignacio. Ano masasabi mo doon para manggaling sa anak mo na handa niya i-sacrifice yung sarili niya para lang makasama ka niya? Pero sa totoong buhay, gusto niya kasama yung mami niya. Parang yun na yung greatest reward mo na hindi mo may expect. Kasi parang ako, lagi kong kinakatakot, how will I be a dad and how will I handle the role and the obligations? Kasi syempre, wala naman akong background doon eh. Diba? And pagkatapos, you hear somebody na talagang ipaglalaban mo, pagpapatayan mo, na hindi ka na mag-e-effort, sasabihin niya lang sa'yo ko sasama. So, sila ng mom nila, yung mom niya, kung magkikita kayo, tayo naman, magkasama sa bahay.